Apopo, si Sherley M. Noriko mula sa Cebu Elementary School. Ang aking pong babasahing kwento ay pinamagatang Lipad, Motmot, Lipad! Kwento ni Mariel J. Balakwit, guhit ni Neil J. Arado. Si Namang Mitoy at Aling Mila ay masayang naninirahan sa bayan ng Subait kasama ang pito nilang mga anak. Payakman ang kanilang pamumuhay, ngunit hindi ito naging hadlang upang mapag-aral nila ang mga ito. Ang magkakapatid ay araw-araw na naglalakad ng 5 kilometro. Makarating lang sa paaralang elementarya ng Subait. Hindi pa gumigising si Haring Araw ay nagsisimula na silang maglakad. Malayo man ay matyaga pa rin nila itong nilalakbay. Kawawa naman ang ating mga anak. Ano kaya ang pwede nating gawin? Tanong ni Aling Mila kay Mang Mitoy. Naisipan ni Mang Mitoy na bilhin ang lumang motorsiklo na binibenta na kanilang kapitbahay. Subalit, hindi pa sapat ang kanilang pera. Kaya, mas pinag-igihan ng mag-asawa ang pagtatrabaho sa bukid. Dinagdaga nila ang mga panalim nila ng mais at pinarami ang mga alagang manok. Pagkalipas ng ilang buwan, ay naebenta na nila ang mga ito sa palengke. Malaki ang naging kita nila at sapat na ito upang mabili ang motorsiklo. Sa wakas, mabibili na natin ang motorsiklo. Wiki namang Mitoy kay Aling Mila. Lapas lang ang kasiyahan na dama ng mag-anak nang makita nila ang motorsiklo. Pinangalanan nila itong Motmot. Ngunit may problema si Mang Mitoy. Hindi kasya sa motorsiklo ang pito niyang anak. Kaya salitan sila sa pagsakay kay Motmot. Malungkot si Mang Mitoy tuwing hindi nakakasakay ang iba niyang mga anak. Ano kaya ang pwede kong gawin? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang siya ay papauwi, may dumaang eroplano sa himpapawid. Bigla siyang nakaisip ng magandang ideya. Paano kaya kung lagyan ko ng mga pakpak si Motmot gaya ng eroplanong iyon? Mabilis na umuwi si Mang Mitoy sa kanilang bahay. Kumuha siya ng mga piraso ng kahoy, mga pako at martilyo. Sinimula na niyang gawin ang mga pakpak ni Motmot. Masaya siya sa kinalabasan ng kanyang ginawa. Ngayon ay sigurado na ako makakasukay na silang lahat. Wiki ng Mang Mitoy. Sabi kaya sinundo ang kanyang mga anak sa paaralan. Napapalingon ang mga tao kanyang nadadaanan. Namanghat na tuwa ang pitong magkakapatid sa kanilang nasilayan. Napakagaling niyo po, Itay! Ang ganda ni Motmot! Para siyang eroplano sa lupa! Wika ng mga anak nito. Salamat mga anak! Sumukay na kayo! Isa sa aking harapan, dalawa sa aking likuran. At ang didalawa naman sa bawat pakpak. Masayang sumakay ang magkakapatid at sabay-sabay silang sumigaw na Lipad, Motmot, Lipad! At dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli, paalam! Yes! Okay po.